Maraming lugar sa daigdig natin ang maaari nating pasyalan. Subalit may limang lugar sa mundo na dapat mong iwasang puntahan dahil baka maging mitsa pa ito ng iyong buhay. Una na sa listahan ay ang deadliest hiking trail in the world, ang Hushayan Mountain sa bansang China. Ayon sa balita, halos 100 katao ang namamatay dito taon-taon dahil bago ka makapunta sa itaas ng bundok at masilayan ang ganda ng paligid nito, ay kailangan mo munang tumawid sa mga luma at maninipis na mga tabla habang ikaw ay nakahawak sa isang kadena. Subalit, maaari kang malaglag sa 2 kilometro o halos 7,087 feet na lalim mula sa bundok kung ikaw ay magkakamali sa iyong pagtawid. Ang nasabing lugar ay isang maituturing na sagrado mula noong ikadalawang siglo dahil kadalasan sa mga taong nakatira sa bundok at paligid nito ay mga monghe, mga madre, at iba pang mga reliyosong mga tao. Sila-sila rin mismo ang naglagay at nag-ukit ng mga hagdan paakyat sa 5 matatarik na bahagi ng bundok na may mga pangreliyosong istruktura gaya ng isang tea house sa tuktok mismo sa timog na bahagi ng bundok. Handa ka na bang isugal ang buhay mo para maranasan ito? Pangalawa naman sa bansang Germany, hindi inirekomenda sa mga turista ang bumisita sa inabandonang Billitz-Hellstätten Hospital na matatagpuan sa Berlin. Ang site na ito ng militar ay tinatag noong unang digmaang pandaigdig. Ito ay nakilala noong 1916 nang si Adolf Hitler ay ginamot sa isa sa mga silid ng ospital. Ang ospital ay may 60 na makasaysayang gusali. Ang ilan sa mga ito ay nais sa ayos at ang iba ay nasira pagkatapos ng 2 digmaang pandaigdig. Dahil sa angking ganda ng lugar at makulay na kasaysayan nito, kaya naman marami pa rin na natutuksong magtungo rito. Sa loob ng 70 taon, ito ay isang abandonadong lugar. Ang mga gusali ay puno ng mga luma at sirasirang kagamitang pangmedikal na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Maaari kang matusok ng mga bakal na puro kalawang at mga babasaging bagay. At dahil sa kalumaan, maaari itong gumuho anumang oras. Bukod pa riyan, marami na rin ang mga kwentong kababalaghan sa lugar ang naglabasan, kaya naman maraming mga nagsisipuntahan dito para mag-ghost hunting. Pangatlo ay ang isang isla sa Indian Ocean, ang Reunion Island. Ito ay dinadayo lalo na ng mga surfer dahil sa laki ng mga alon ng dagat dito. Subalit pagkalipas ng ilang mga taon, ito ay kinakatakutan dahil sa pag-atake ng mga pating at dahil dyan, nakilala ito bilang isang shark attack hotspot. Sa kadahilan ng isa ito sa may pinakamaraming kasong pag-atake ng mga pating sa mundo. Ayon sa datos, hanggang sa huling bahagi ng 2018, may mahigit na 27 na ang namatay sa 56 na kabuuang pag-atake mula noong 1913. Ang huling biktima na itala ay si Kim Mabuli, 28 taong gulang mula sa St. Denis, Paris. Siya ay inatake habang nagsusurf. Ito ay mahigpit na pinagbabawal sa lugar gawa ng pagtaas ng kaso ng pag-atake ng mga pating. Nabalitaan na kinain ng isa sa kanyang binti. At naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang dahilan ng madalas na pag-atake ng mga pating sa isla ay may kinalaman sa lokasyon nito. Ang isla ay matatagpuan sa isang tinatawag na Shark Highway sa pagitan ng Australia at South Africa. Maraming mga malalaking pating na lumalangoy sa Shark Highway para mapadpad sa Reunion Island na itinuturing nilang kanilang tirahan dahil sa iba't ibang mga aquatic ecosystem at coral reef. Ang pang-apat ay ang Mount Kilauea naman sa Hawaii. Ito ay tinuturing na isa sa pinaka-aktibong bulkan sa buong mundo. Sa kabila ng pagiging aktibo nito, marami pa rin mga turista ang naakit na pumunta sa bulkan para saksihan ng malapitan ang ganda dito. Ang iba ay sumasakay pa ng helicopter para makita ang bunganga pati na ang lava sa loob nito. Subalit ang panganib ay malakas
na nagbabadya kung sakali na biglang maglabas ng toxic gas o lava ang bulkan. Sa mahigit na 30 taon, marami na rin ang naaksidente sa bulkan kasama na ang mga nalason mula sa mga toxic gas na galing mismo sa usok na binubuga ng bulkan. Ang iba naman ay naaksidente dahil sa pag-hiking. Ayon sa datos, mga 40 na ang bilang ng mga namatay at 98 naman ang nasugatan at ito ay patuloy na dumadami sa pagdagsa ng mga turista sa lugar. Ngunit naglabas na rin ang mensahe ang pamahalaan ng Hawaii na ligtas naman itong puntahan taliwas sa mga kwento ng mga taong nakasaksi ng aksidente sa aktibong bulkan. Ikaw, gusto mo bang subukan kung delikado dito o hindi? At ang panglima ay ang Lake Natron. Ito ay isang lawang kulay dugo. Ito ay isang salt o sodium lake na matatagpuan sa Arusha region ng bansang Tanzania. Ito ay medyo mababaw. Mas mababa sa 3 metro o 9.8 feet ang lalim at nag-iiba sa lapad depende sa antas ng tubig nito. Ito ay may 57 kilometrong haba at 22 kilometrong lapad. Ang temperature ng tubig sa lawa ay umaabot sa halos 60 degrees Celsius at ang tubig nito ay sobrang alat din ayon sa mga eksperto. Ang pH level naman ay umaabot sa halos na level 12. Ang kulay nito ay sanhi ng mga microorganism na nabubuhay sa lawa. Sa sobrang acidic ng lawa, kaya nitong gawing bato o estatwa ang isang patay na hayop na gaya ng ibon. Maaari ring makasunog ng balat at makabulag ng mata ng mga tao o mga hayop na hindi sanay sa ganoong klaseng tubig. Marami pang lugar ang masasabi nating hindi ligtas pa siya lang. Ngunit lagi nating tatandaan na ligtas man ito o hindi, kailangan na magdoble ingat dahil kung minsan, tao mismo ang gumagawa ng kanilang ikapapahamak. Kaya sa susunod na bakasyon, iyong alalahanin na ang buhay ay isa lamang. Kaya iyo itong pakahalagahan.